Ito yung tinatawag ko super max breeding. Ayan, 13 days pa lang inakay, pero sinusundan na kaagad. Ayan, kalapatids, nagsilawasan na ayun, naiwan pa isang ibon natin. Sino? Ayan, kalapatids, kita-kita. Huling-huli sa camera, huli sa acto, kalapatids, na umitlog yung breeder natin na to. So we are back again, guys. This is a video log TV. So for today's video, ayan, share ko lang sa inyo, kalapatids. So papakita ko lang sa inyo yung dalawang breeder nga natin, kalapatids, na naaktuhan natin umiitlog, kalapatids. So yes, na-videohan natin yung dalawang breeder natin na yun, kalapatids. So mamaya papakilala ko sa inyo or papakita ko sa inyo kung sino-sino yung mga yun. Then syempre, kung bago pa lamang sa YouTube channel, huwag mo nakalimutang mag-like, share, subscribe, and click mo na rin yung notification bell para like updated sa mga susunod pa ating video. And also, pakilike mo na rin, kalapatids, yung ating Facebook page. Ayan, Pigeon TV. Para lagi kayo updated sa mga ilalabas nating video dyan. Okay, mga kalapatids, so kung sino nga ba yung dalawang breeder na videoan natin kung umiitlog na yun, then kung paano nga ba yung itsura ng kalapatid pagka nanging itlog, alamin natin. Tara! So ayan, yung video natin or yung video ipapakita ko sa inyo is naganap. Medyo matagal na yung nakakalipas, mga 3 days na or 4 days na yung nakakalipas, mga kalapatids. So inuna ko lang yung mga importante video tulad nung pauwian natin, mga kalapatids. Tulad nung pauwian natin kahapon na napakaganda, mga kalapatids. Yung dalawa natin is nag-clock, then nag-improve pa yung sub-lockman natin, which is si Velvet, mga kalapatids. So sa susunod sa Biernes, entry or loading na naman namin ng second lap grand pooling, and then third lap derby, mga kalapatids. So ayan, bali tatlo na yung abangan natin, ikaklak natin yan, kalapatids. So nung kahapon nga, nakapuling lang yung kay Ibaneo, which is si Velvet nga, kalapatids. Then medyo maganda yung speed niya, 1035 yata or something yung speed nung kay Iban. Yung si ano naman, kalapatids, si Zeus naman, kalapatids, is 900 plus yung nag-speed niya, kung nakahan 800 lang. So medyo nag-improve pa sila. And then plus, hindi tayo gumagamit ng kahit anong gamot, kalapatids. So baka ngayon gumamit na tayo sa Biernes, dahil palayo na nga ng palayo, baka may 300 kilometer na yung susunod na hagis niya, kalapatids. Ang hagis kasi ng derby is 6 yata or 5 hagis, kalapatids. And then nakakadalawang derby pa lang tayo. So it means meron pa tayong 4 or 3 hagis kung 5 lang yung ano, kalapatids. So dito nga yung unang itlog, kalapatids, or unang nangitlog na papakita ko sa inyo. So ito, panoorin nyo muna. So ayan. Okay, mga kalapatids, ito yung tinatawag ko super max breeding. Ayan, 13 days pa lang inakay, pero sinusundan na kaagad. Masyadong masipag yung tatay magsubo or este magbreed pala, mga kalapatids. So ayan, oh, itong inay natin si Japan, mga kalapatids. Ayun, hindi ko inabutan gaano, nailabas na niya yung second clutch. So ayun, sitter lang nila yon, and then ito na yung itlog nila. 13 days pa lang itong sinisiterahan nila, pero umitlog na siya kaagad, mga kalapatids. So ayan nga, oh, sinaluhan ko muna ng ibang ano, ibang pugad para lang hindi mabasag yung itlog, kalapatids. So ayan, oh, super breeding. So 13 days pa lang yung inakay natin, may kasunod na kaagad na itlog. So ayan nga, bali ito yung bababa ko inakay, then ito dun ko lalagay itlog na yan, kalapatids, para dun umitlog yung breeder natin. So ayan nga. Ayan, kalapatids, so napanood nyo naman siguro na inakay doon is napakaliit pa, dahil medyo bansot pa nga inakay natin doon, which is yung mapupunta nga sa Shendalo. Then as of now, ayan, ang ganda ng sukat niya. So day 13 siya nung sa video na yan, kalapatids. So ngayon, ewan ko anong day na ngayon yan, kalapatids. So ayan, oh, muntik pang malaglag. Ayan, so tinanggal ko na nga yung sa paan nito, kalapatids, yung anti-split pit nito. So ayan, oh, ang ganda na ng sukat ng ibon na ito, kalapatids. So buong-buo na. So hindi naman siya ganong nabansot, malaki din siya. Talaga small size lang yung sinanggalingan nito, kalapatids. So ayan, nilalagay na natin. And then yan yung itlog dito, kalapatids, is dalawa na. Ayan, oh, dalawa na, kaso hindi ko alam kung mapipiga pa hayas ito, kalapatids. So ayan, oh, mukhang mabubugok, sisilipin ko na rin mamaya ito, dahil pwede na nating masilip yan kung fertile nga ba o hindi. Ito nga yung unang breeder na kuhanan natin umiitlog. So actually, hindi talaga natin totally nakuhanan, dahil pag-angat nga natin, no, buntot ni ano, kalapatids, ni Japan is lumabas na itlog, kaya di natin ganong nakuhanan. Okay, mga kalapatids, so mukhang iitlog tong isang stockbird natin dito. Ayan. So interrupt natin siya, titingnan natin kung maabutan natin sa camera pag itlog nito. Ayan, mga kalapatids, sumihira na yung breeder natin. So any minute lalabas na itlog niyan, pagka ganyan. Umangat na rin mga balayibo niya. So it means papalabas na nga itlog niyan. So yeah, kalapatids,
sino? Sino? Ayun, kalapatids, kita-kita. Huling-huli sa camera, huli sa akto, kalapatids, na umitlog yung breeder natin na to. So, stock bird. Nahuli sa aktong umiitlog, kalapatids. So, ayan nga itlog nyo. Bagong-bago pa. So, mamaya-maya ko na lang aalisin yun pagka dumilim para hindi magtampo yung breeder natin. So, ayan nga. Okay, kalapatids. So, ayan, yung isang umitlog nga natin breeder is nandito sa stock cage. So, actually, yung initlog niya na yon is wala siyang kaparis to, kalapatids. Kaya, ngayon nilagay na natin yung dating kaparis niya. So, dati di ba ginawa nga natin sitter yan. Kaso, hindi nabuhay yung siniter nila, yung anak ni, kalapatids, anak ni Princess. So, hindi nga nabuhay yon. Kaya, pinaghiwalay natin and then umitlog ng di inaasahan tong babae, kalapatids, which is si Mariana Blue. Kaya sinama natin yung dating kaparis niya na yun, kalapatids. So yung dating kaparis niya walang pangalan. And then yung itlog nila is for sure, yung isa dito is hindi magpe-fertile. Yung isa is magpe-fertile, kalapatids. So di ko alam kung alin dyan yun. Dahil nung initlog niya yung first egg niya, kalapatids, binara ko muna siya nung or pinarisan muna siya nung bara ko, kalapatids. And then after 1 week, dun pa lang siya nag-lay ng second egg, kalapatids. So ayan nga, ito isa siguro, ito siguro ay magpe-fertile. So di ko pa sure kung magpe-fertile parehas to or kung may magpe-fertile sa dalawa na to, kalapatids. So ayan, di ko alam pagka siguro nag-fertile yan, baka dyan ko na lang ikuha yung isang napangakuha natin tropa, kalapatids. So ayan, taga dito lang yung napangakuha natin dahil nanonood nga siya. Then nung nag-aabangan tayo kahapon is nag-chat sa akin na ba daw pwedeng makaawit, kalapatids. So ayan, binigyan naman natin dahil di naman natin pagdadamot yung ibon natin, kalapatids. Why not i-share natin sa ala para lumaki yung pigeon industry dito sa lugar namin, kalapatids. So ayan nga siya. So ayan, medyo mahaba yung ginawa akong video dito sa pag-itlog ni Mariana Blue, kaya medyo kakat-kat ko na lang. Doon na lang tayo sa mismong point na mangingitlog na siya or may mga sinasabi kung ano-ano doon, kalapatids. So ayan nga, ito. Ayan yung lukuban yung matino. So susuksok natin parehas para pumasok parehas, kalapatids. So ayan yung isang breeder natin. And then yung isang ayos nandun sa, kalapatids, naandun sa loob dun sa mismong breeders section natin. So stockage nga natin yung initlogan niya, kalapatids. So bali, pangalawa na silang umiitlog dyan. Yung una si Princess nga dyan umiitlog nun. Kaso unsuccessful dahil na tinayuan niya dahil nakakita ng mga katabing baka, kalapatids. Kaya ngayon nilagay natin si Princess doon. So good news kay Princess, meron na siyang dalawang itlog, kalapatids. So ayan, since maganda yung panahon, singit na din natin, kalapatids. Palipad tayo ng mga ibon natin. So i-training box ko lang sila saglit, kalapatids. So wait lang. Okay, kalapatids, so nandito na tayo sa Mars Este, sa taas ng bahay namin, kalapatids. So umakita ko dito dahil may daan tayo doon. Ayun lang yung loft natin, kalapatids. Then ito na yung natin mga missile bomber natin. Papawalan na rin natin pamaya-maya yan, kalapatids. So ayan, medyo malakas yung hangin. Ito nga yung panahon natin, kalapatids. So medyo maganda or sobrang ganda pala dahil ayan yung ulap, hindi masyadong makapal kaso medyo mahangin, kalapatids. So ayan, ito yung mga missile bomber nga natin, kalapatids. So 12 piraso yan, pawawalan natin pamaya-maya yan, kalapatids. So medyo sinasanay ko lang sila sa training box para pag dumating na yung loadingan, hindi na sila magliliko sa training box. Ayan, as of now medyo sanay na sila dahil halos ilang linggo ko nang ginaganyan yan, kalapatids. Kada magpapawala ako, dito ako nagpapawala, kalapatids. Sinalagay ko sila sa training box. So ayan nga sila, kalapatids, pawalan na natin to. So ayan, kalapatids, pawalan na natin yung mga missile bomber natin. Ayan, kalapatids, nagsilawasan na yun. Naiwan pa isang ibon natin. Ayan o, ikot-ikot dyan. So mamaya-maya ipo-force fly ko yung mga ibon natin na yan, kalapatids, para tumagal-tagal naman sila. So ayan, ang lakas na hangin dito sa taas, kalapatids. So sana walang maserga sa mga ibon natin. So ayan nga sila o. So bainit pa dito sa taas, kalapatids. Kaso hapon na din, alas stress na. Kaso kung sakit pa nga sa balat yung init. Ayan, hindi tayo nakapagdala ng jacket. Ayan, kalapatids, nagsasabog-sabog na naman sila. Hindi pa rin sila nagsasama-sama, kalapatids, dahil medyo malakas ngayong hangin dito sa taas. So ito nga yung pangmalakas ang training box natin. Puro na sapi sa gilid daw, puro na reinforce, kalapatids. So ayan, ito nga yung mga ibon natin. Pamaya-maya pagtungtong ng 20 minutes, iaangat ko na yung plug natin na to, kalapatids. Pambubugaw ko sa kanila, ayan o, nangabaloktat na bubugaw ko sa kanila. So ayan, nagsasama-sama na sila, kalapatids. Saan na ba sila? Hindi ko na makita dahil sobrang liwanag pa nga dito sa taas. Ayan. Ayan, kalapatids. So nagsasama-sama sila minsan. Kaso meron talaga mga nagsosolo fly, tumihiwalay. So lalo na sa loftman natin, kalapatids. So hindi sumasabay sa rondahan yun. Ayan, tayo lang natin tumagal ng 20 minutes yan. Then ipa-plug ko na yan, kalapatids. Dahil kabisado ko na yung mga ibon na to. Pagka nag 20 minutes, nagsisida po na. Ayan, magsisida po pa nga yata, kalapatids. So ayan,
Update ko kayo pamaya-maya mga lautids dahil bantayan ko muna itong mga ibon natin. Okay mga lautids, so ayan, nakapasok na yung mga ibon natin, halos kapapasok-pasok pa lang din. Yan yung kay Ivan, dinala ko na rin dito mga lautids dahil dito nga natin yung pinakakain mga lautids. So ayan o, ang baba na ng araw, ang tagal din nilang lumipad mga lautids, 47 minutes, kaso nagtambay pa sila sa labas. Kaya ngayon lang na sila halos napapasok, yung dalawang nilalaro pa natin is nandito sila mga lautids dahil nga kinukondisyon natin yung dalawa na yan. Kasama yung kay Ivan mga lautids, so bali sa Biyernes, loading na natin ng third lap. Second lap grand pooling and then third lap derby kay Zeus mga lautids. So sana magsiuwi sila ng maaga, so pauwian natin sa linggo niya mga lautids. So bali announce ko lang sa inyo ulit yung hapol natin mga lautids. So magsisali na kayo doon para may pahapol na natin, baka mabadger pa dito ito ibon natin na yan. Ayan yung papahapol natin mga lautids, nakasilip pa siya. So make sure na sumali ka na nga dyan, panoorin mo yung mechanics natin. So napin mo na live video natin doon mga lautids. So hanggang dito na nga lang to. Thank you for watching this vlog. Please like, share, subscribe, and click the notification bell para sa masusunod ko pang video. Okay mga lautids, bye-bye!